Super Day mga batang Superbook, and welcome to Superbook Academy. This is your super host, Ate Gian, at ngayong araw ay sasamahan natin si Chris, Joy at Gizmo sa isa na namang panibagong adventure. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tawagin nyo na si Mommy at si Daddy at sabay-sabay tayong manood at sumagot ng mga challenge questions dito sa Superbook Academy. Hatid sa atin ng ating best friend robot na si Gizmo. Speaking of, kamustahin nga natin si Gizmo? Hello, Gizmo! Kamusta ka na dyan? Kumusta kayong lahat? Mukhang tahimik at ayos na ang lahat ngayon! Nandun pa rin pala siya! Ngayon, habang nagtatago ako rito, subukan niyong tuklasin ang mga clue tungkol sa labanan na namagitan sa magkapatid na ito! Hi! Ito si Joy! Salamat at sinamahan niyo kami sa paglalakbay namin kasama si Jacob. Ang dami nating pinuntahan sa paglalakbay na yun, hindi ba? Ang isang pamilyang palipat-lipat ng lugar ay maaaring kakaiba para sa atin ngayon. Pero normal lang ang ganun nung panahon ni Jacob. Archaeologist ang nakatagpo sa Ebla, isang lumang lugar noong panahon nila Abraham, Isaac at Jacob. Libo-libong cuneiform tablets, gaya na nakikita nyo ngayon, ang natagpuan nila sa Ebla. Nakasulat sa mga tablet na ito na pangkaraniwan sa pamilya ang magpalipat-lipat noon. Ibig sabihin, hindi sila nagtatagal sa isang lugar. Una nating nakilala si Jacob nung kasama pa niya mga magulang niya at ang kapatid niyang si Esau. Ayos sa G-Sensors ko! Nasa disyerto tayo ngayon ng Negev, sa timog Israel! Nung iwan ni Jacob ang kapatid at mga magulang niya sa Beersheba, naglakbay siya papuntang Hilaga sa Padan Aram, malapit sa Haran. Habang naglalakbay siya, nakakita si Jacob ng isang hagdan sa panaginip niya. Papunta ito sa kalangitan at maraming anghel ang akyat baba dito. Nung magising siya, pinangalanan niya ang lugar na iyon ng Betel, na ang ibig sabihin ay tahanan ng Diyos. Para markahan ang lugar kung saan siya kinausap ng Diyos, naglagay si Jacob ng tanda na gawa sa bato, gaya na nakikita niyo ngayon. Ayon sa geosensors ko, nasa isang lugar tayong tinatawag na Haran! Ang lugar ng Haran ay nasa makabagong Turkey ngayon. Maunlad ang lugar na ito at sentro ng komersyo. Nanirahan din dito pansamantala si Abraham noon at dito rin natagpuan ni Isaac at Jacob ang mga naging asawa nila. 20 taon na natili si Jacob sa tiyuhin niyang si Laban. Nung dumating na ang oras para umalis sa lugar na yun si Jacob, muling nakipag-usap sa kanyang Diyos sa panaginip. Kagabi, kinausap ako ng Diyos sa panaginip. At ang sabi niya, magbalik ka na sa lupain ng iyong mga magulang at mga kamag-anak at sasamahan kita at pagpapalain. Nung naghahanda na siya para sa muling pagkikita nila ng kapatid niyang si Esau, nagpalipas ng gabi si Jacob sa ilog ng habok. Sa lugar nito, nakipagtagisan si Jacob sa Diyos. Joy! Panginoon! Nakapagbunong si Jacob sa Panginoon! Dito sa lugar na ito, pinalitan ng Diyos ang pangalan ni Jacob at ginawang Israel. 12 ang anak ni Jacob at mula sa kanila ang 12 lahi ng Israel. Buong buhay na nagpalipat-lipat ng lugar si Jacob hanggang mapunta siya sa lugar ng Ehipto. Bago siya namatay, hiniling niya na ilibing siya kung saan nakalibing ang ama niyang si Isaac at ang lolo niyang si Abraham, doon sa lupang pangako sa lupain ng Kanaan. Ang napakagandang simbahan na ito ay itinayo mismo kung nasa ng kwebang pinaglibingan sa kanila. Kahit saan lugar magpunta si Jacob, isang bagay na nanatili. Ang Diyos ay lagi niyang kasama. Habang pinipilit kong ibalik ang geosensors ko online, subukan niyong sagutan ng tama ang mga katanungan na ito. Anong ibig sabihin ng pagkakaroon ng karapatan bilang panganay? A. Ikaw ang panganay na anak. B. Doble ang mamanahin mo. C. Pangungunahan mo ang pamilya balang araw. O D. Lahat ng nabanggit. Ang tamang sagot ay D. Lahat ng nabanggit. Ano yung karapatan? Karapatan ang unang isinilang. Hindi pa ba klaro yun? Panganay na anak ang nagmamana ng doble kaysa sa ikalawang anak. Siya rin ang namumuno sa pamilya. Nung ipagpalit ni Esau ang karapatan niya bilang panganay para sa isang mangkok ng sopas, ibinenta niya kay Jacob ang mana niya. Ipinagpalit ni Esau ang kayamanan niya at lugar sa pamilya para sa isang mangkok ng pagkain. Ang ibig sabihin ng pangalang Israel ay A. Naninirahan sa tolda. B. Tagaluto ng masarap na sopas. C. Pangalawang anak. O D. Nakipagtagisan sa Diyos. Ang tamang sagot ay
Kati! Nakipagtagisan sa Diyos! Hindi sumuko si Jacob. Nakipagtagisan siya sa tao at sa Diyos at nanalo. Kaya pinalitan ng Diyos ang pangalan niya mula sa pagiging si Jacob sa pagiging si Israel na ang ibig sabihin ay nakipagtagisan sa Diyos at isang prinsipe sa Diyos. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan, ang pangalang Israel ay pinakilala. Ang karapatan bilang panganay ay mahalagang parte ng kultura noong panahon yun. Ang bawat pamilya ay itinatatag sa pamamahala ng ama ang pinuno ng pamilya. Si Isaac ang kanilang ama. At kapag namatay siya, ang susunod na mamumuno sa pamilya ay ang panganay na anak. Kahit na ilang minutong pagitan nila, si Esau ang unang lumabas. Napakabuting anak nito sa ako, pero si Esau pa rin ang may karapatan. Sa simula ng 20th siglo, nahukay ng mga archaeologists ang Nuzi, isang lumang lungsod sa makabagong Iraq ngayon. Ang lungsod na ito ay naitatag mula pa noong panahon ng mga patriarka mula sa imperyo ng mga Assyria. Libo-libong tablets ang natagpuan na naglalarawan ng mga kaugalian ng karaniwan noong panahon ni Isaac. Ipinapaliwanag din doon kung paano maaaring ibenta ang karapatan bilang panganay. Malaki ang pagkakapareho ng ideya nito sa ginawa ni Jacob. Duda nga lang ako kung maraming tao magbebenta ng karapatan nila bilang panganay para lang sa pagkain. Ibigay mo muna sa akin ang karapatan mo, Esau. Ibenta mo sa akin ang karapatan mo kapalit ng isang masarap na pagkain. Hindi naging madali ang buhay ni Jacob kasama ang ama at kapatid niya. Ilang taon ang lumipas, hindi rin naging madali ang buhay niya sa tiyuhin niyang si Laban. Kayo! Tinutusan ba kayo ng anak ni Laban na sundan ako? Niloko siya ni Laban para magtrabaho pa sa kanya ng karagdagang 7 taon. At matapos yun, sinubukan pa nitong angkinin ang mga alagang hayop ni Jacob. Umawa ng kasunduan si Laban at Jacob tungkol sa hatian ng mga alagang hayop. At makailang beses pinalitan ni Laban ang kasunduan ito nang hindi makatuwiran. Ang stele, o haliging bato na ito, ay may nakaukit na higit kumulang na 300 sinaunang batas. Ito ay kilala bilang Batas ng Hammurabi. Isa sa mga batas ay nagsasabi na kung ang isang pastol ay walang masamang ginawa, ang pastol ay walang pananagutan sa mga nawalang hayop. Hindi sinunod ni Laban ang batas na ito sa kasunduan nila ni Jacob. Nagbago na si Jacob mula nung tuksohin niya si Esau na ibenta ang karapatan niya bilang panganay. At nung dayain niya si Isaac para makuha niya ang basbas nito para kay Esau. 20 taon nagtrabaho si Jacob para itatag ang kanyang pamilya ng malayo kay Esau at sa mga magulang niya. Kaya nung dumating na ang panahon ng pagharap ulit nila Esau, mapaghumaba na si Jacob. Pag nakita ko siya, ibibigay ko kay Esau ang handog ng kapayapaan upang magawa niya akong patawarin. Kahit na nasa kanya na ang karapatan para pamunuan ang pamilya nila, nagpakumbaba siya sa pamamagitan ng pagyuko kay Esau. Yumuko ba si Jacob? Oo, 7 beses. Isa yung pagpapakita ng paggalang sa kapatid niya. Ang pagyuko ng 7 beses ay pagpapakita ng paggalang sa mas nakakataas. Ang kaugalian na ito ay nakasulat sa mga tablet mula sa sinuunang Ehipto na ang tawag ay Amarna Letters. Hindi pinahalaga ni Esau ang karapatan niya. Ipinagpalit niya lang ito sa isang mangkok ng sokas. Para naman kay Jacob, 20 taong pagpapakumbabang karanasan at pakikipagtagisan sa Diyos bago siya naging si Israel. Isang prinsipe sa Diyos at bago na ibalik ang magandang relasyon nila ng kapatid niya. Ang superverse natin para sa araw na ito ay Genesis 32:28. Sinabi ng tao, simula ngayon hindi na Jacob ang pangalan mo. Dahil nakipagtagisan ka sa Diyos at sa tao at ikaw ay nanaig. Kaya naman ang pangalan mo ay Israel na. Ha! Tuyo na sa wakas! Ito na muna ang meron tayo para sa ngayon. Ito ang tanong naiiwan ko sa inyo. Kung magkakaroon ka ng pagkakataon, pipiliin mo bang magpatawad? Ito si Gizmo! Out! Ito sa'yo! Nag-enjoy ako sa adventure ni Chris, Joy at Gizmo kasama si Jacob. Natutunan ko na ang pagpapatawad ay parang isang regalo na maaari nating tanggapin at ibigay. Buti na lang nang dahil kay Jesus ay pinatawad na rin tayo ni God. Super amazing talaga ang pagmamahal niya para sa ating lahat. Next week ay makikita tayo ulit dito sa Superbook Academy. For more interesting facts, pwede mong i-download ang Superbook Bible app sa Google Play Store or sa Apple Store. Muli, ako ang inyong super host na si Ate Gian, and next week ay makikita tayo ulit dito sa Superbook Academy. Bye mga batang Superbook!